magandang umaga sa inyong lahat at it's nice to be back and ngayong umagang ito ay tatalakayin natin yung lesson na 9. No? So 9 and then 10 will be our last lesson na. Okay? Just as a review, sino sa inyo ang nakapag-promote ang sale niya? Alam niyo ba 'yon? Yung assignment na 'yon. Mag-imbita ng mga tao sa sale niyo. Basically ganun ang ginagawa. Actually, isa sa habit ng matagumpay na sale, nag-iimbita ka palagi. Pero kung hindi ka sanay na linggo-linggo nag-iimbita ka, nagpo-promote ka, kung gusto mo magagawa ka ng mga flyer mo para sa sale mo. Okay? Sa ako po nung nila sa dating na sale nako. Actually, ano siya, Christian na bago siya bumalik ng Travis sila, kakatin mo na. So, naka-invite ka? Ako. Yeah, praise the Lord. Okay? So, basically, yun yung sa isang target area, kung saan mo gusto mo, office or kung ano, pa-promote mo lang. So, iba-ibang klaseng promotion, di ba? Pwedeng, uy, punta ka sa sale namin. Pwedeng flyers. Pwedeng, di ba? Ikaw, ano, Isa. Ah, nakapag-promote ka ba sa sale mo? Sale promotion. Yun yung assignment last time. Okay? So, actually, ang magtatanong naman talaga dapat sa inyo yung mga sale leader. Ha? So, I'm just looking at it. And then, yung verse ngayon, yung verse ka last week. Sige nga, ano ba yung verse last week? Acts 2020. Yan, no? Konektado dun sa ano, no? Sige nga, sino mga nakaka-memorize? For God so loved the world. Ano ba sa'yo? NIV? Parang ganun din, Pastor. Pero may pagkakaiba. Ano ba sa'yo? Dalawa kasi NIV. Merong 1984. Merong NIV 2011. So, kung ano, kung iba yung version nyo, isulat nyo na lang fully sa ano, ha? Ano na iba? Okay? Sige. Just write it in full, no? Lesson 9 is basically our orientation. Okay? Napaka-importante yung tinatawag nating involvement natin sa pagiging paggo-grow ng ating mga cell members. Okay? Sige na, pakibasa, Ate Eva, yung ano, yung unang parehan. Dahil total linabas mo na naman yung sandata mo. Cell multiply
So, pansinin nyo na ang goal nyo sa cell, hindi lang dumami ang cell members nyo, kung hindi that the cell members would become leaders. So, this is moving slowly doon sa realm ng LID3, no? Which is the raising of leaders. Pero ngayon, meron lang babanggitin tayo na napaka-importanting sangkap ng cell para magkaroon tayo ng leaders, no? So, you save and establish, but you also disciple, no? Them to become leaders. Okay? Pansin mo yung sabi na sa second sentence, ay third sentence, as leaders are continually multiplied, the cells multiply. Paano dadami ang cell mo na isa? Well, ang isang paraan dyan, kumuha ka pa rin ng isang cell. Di dalawa na ang cell na linilid mo. Lawit na dila mo, di ba? Lawit na dila mo, sila rin, lawit ang dila nila sa'yo kasi hirap na hirap ka, di ba? Tinatlo mo pa para makarami talaga. Tatlo. So, hirap na sila sa'yo. Hirap na sila sa'yo kasi parang papiyaw na lang yung tulong mo sa kanila eh. Kasi paano mo maalagaan yun, di ba? Ang dami na nun eh. Oh, tapos inapat mo pa, wala na. Di ba? Pero, kung tinulungan mo yung isang cell mo na ipatuloy na maging leader sila, parame ng parame yung cell mo. Lampas 12 lang. Kunyari, 12 lang ang disciples, 12 lang, lampas pa yun doon. Kasi, gagawin naman nila. Kasi may cells na rin sila. So, napaka-importanting element ng cell life yung multiplication aspect. Dito na ito na iiba ang cell sa Bible study. Ang Bible study dependent 'yun sa leader. Alagaan lang sila, tuturuan lang sila. Ang cell iba kasi yung leader ang tinatrabaho niya maging cell leader yung tao. Oh, so katulong niya doon yung church at pag-uusapan natin 'yon. So bago tayo magpatuloy, lumapit tayo sa Panginoon, humingi tayo ng kanyang awa. Lord, we need your grace. So many folder po, Panginoon, sa aspeto na to po, Panginoon, ng discipleship, Lord. At hindi naman, magagaling naman sila po, Panginoon. Ito lang kami po, Panginoon. Pero habang tapat po, Panginoon, alam ko makakagawa ka ng marami, O Lord. So, hinihingi namin sa iyong biyaya na gawin nyo kaming tapat, O Lord. Na may pag-uusapan namin ngayon, maka-steer sa amin ng mga bagay na babaguhin namin o pag nagkaroon na kami, gagawin namin, O Lord. Pwede nyo tulungan, hingin namin po, Panginoon, na tulungan nyo kami, O Lord, na umayon nga doon sa mga natututunan namin, O Lord, at pakinabangan namin ang buong ano, sa pangalan ni Jesus. Amen. God never intended for us to do this task on our own, the advancing of the kingdom, the multiplying of the cell, no? From the very beginning, our Lord built a team, no? So, napaka-importante yung cell mo, hindi lang siya maging home na inaalagaan mo sila, maging team din sila na katuwang mo sa ministry. Kinakailangan umabot doon. Kinakailangan ba? Kinakailangan. Okay? Sa QRGC, hindi tayo nag-expect sa isang tao may mahigit sa isang cell. Kahit isang cell lang. Pero, naalagaan niya yun para maging ministry team. Okay? And then, later on, pag talagang nagtatagumpay ka na, mamamayagpag ka na, sasama na rin sa'yo yung ibang mga galing sa ibang cells bilang team. Makikiteamwork sa'yo. Sa work lang yun, ha? Okay? But yung cell mo, kung merong team bukod sa cell mo, hindi pa pwede yung cell mo, hindi mo siya gagawin team. Okay, yun yung stage ng maturity na kailangan na maabot. Okay, pag nag-uumpisa pa lang ang cell, ang tawag dun sa stage na yon, honeymoon. Oh, honeymoon stage, mabait, wala pang ano, di ba? Ano susunod na stage? Conflict. Oh, so sa stage, pag maraming tao hindi tumatawid sa honeymoon, tatlong taon na honeymoon pa rin sila. Oh, sa babae, mabilis. Sa babae, lilipat talaga yan sa conflict stage, di ba? Ang mapapansin na ng late, ng absent, magkakasakita na sa mga sinabi, mga ganon, di ba? Okay lang yon. Pag leader kayo, pag umabot sa conflict, ay, praise the Lord, nasa conflict stage na kami. Pero syempre, hindi kayo titigil doon, di ba? Tatawirin niyo yon. Pagdating nyo sa conflict, pupunta na kayo sa community. Ibig sabihin, naka-gel na talaga. Kung yung itawid nyo. Di ba pag nag-aaway, pagtapos ng bate, malalim?
di ba? This time I'll be sweet. Di ba? So, mas nagiging mas malalim. Tapos, beyond pa that, no? Beyond pa that, yung mission na. So, dahil gel kayo, no? Mission na. At yung 4 W's, roughly coincides doon sa bagay na yon. Pag sa honeymoon stage pa lang kayo, damihan mo yung mga warm up tsaka yung wallow solo, di ba? Kasi parang bumubuo pa lang kayo eh. Tapos pag dumating na sa conflict stage, damihan na yung worship, di ba? Kasi wala talaga kayong magagawa doon eh, kundi ano, if we hold on, di ba? Hawak-hawak lang, no? Tapos susunod, pag tumawid na kayo doon, nandun na sa kayo sa community stage, yun talaga yung word of God, nagsisink in, talaga nagmamature kayo lahat. Tapos yung works, yun na yung mission stage, ha? Or outreach stage, tawag nila. So, may stages, no? Pero, ang sinasabi natin, ang goal mo, tulad ng ginawa ni Jesus, bumuo ng team. Actually, his team, yung church, is designed to operate as a physical body. Katunayan, pag nakarinig ka ng student body, yeah? Student body, nakuha yan sa konsepto ng church as a body. Katunayan, yung word na member, nakuha yan dahil ang dati ang word na member para yan sa parts ng body. Pero ngayon, nakita natin yung mga tao pwede maging member. Ngayon, yun na nga ang predominant definition ng member. Eh. Pero, lahat yan nakuha dahil sa we have to operate as a body. Dahil si Jesus sabi niya, kayo body. Okay? At kayo ay member ng body. Parts ng body. Yun ang ibig sabihin ng member. Okay? So, we must work as a well-coordinated unit. Ang cell nyo, dapat maging well-coordinated unit. May mga ministry, palaki ng palaki yung ministry na nagagawa nyo, pero isa pa rin. Yun ang way eh, para hindi kumalat. Kahit iba-iba yung naaabot, meron kayong team kayo eh. Team kayo, no? So, a cell leader, di ba pag team, yung ginagawa ng teammate mo ay gawain nyo na rin. At yung gawain ko, gawain na rin nila. So, pag naghiwalay ka, nagsama-sama kami, pinag-uusapan namin yung gawain namin. Okay? So, kunyari, cell nyo, may taga Kabsu, may taga Huinsro, di ba? So, nag-aabot, di ba? So, magsama-sama yung sa team, no? Ito na yung nagagawa ng natin, no? Yung cell. Okay? So, sabi dyan, a cell leader fulfills his duty of raising leaders in coordination with the local church. So, yung small group ay kadikit, no, ka-closely ng big group. No? While the leader is the one most responsible to the Lord for raising leaders in the cells by God's grace, the local church provides valuable support through yung LID. No? The institute aims to lift the lid, kaya tinawag na lid, di ba? Yung law of the lid. Naalala nyo? Yung takip ng, yung kung saan nakalagay yung takip, hanggang doon lang talaga. So, kung malaki yung, meron mo tayo marker? Wala. So, kung malaki yung crayon. So, kahit ganito kalaki yung baso, kung yung takip nandito na, hanggang dyan na lang yun. Sino yung takip na yun? Tayo yun. At later on, yung mga leaders natin. So, habang inaangat natin sila, lumalaki yung kaya nilang gawin. Dati, kaya niya na mag-invite. Ngayon, kaya niya na mag-umpisa na. Sir. Di ba? So, palaki ng palaki yung nagagawa niya. Or, kaya niya mag-consolidate. Kaya niya na mag-facilitate ng word time. Okay? Okay? So, the institute aims to lift the lead or leadership ability of each disciple. As their lead increases, the effectiveness of the team they lead increases as well. So ito ah, 12 ka na eh. Paano mo papadadagdagin yung team mo? Pagalingin mo yung mga member mo. Alam niyo sasabi? Magaling sumunod. At magaling maglingkod. Pagalingin mo sila. Habang pinagagaling mo sila, lumalaki ka. Kasi yun lang ang kaya mo talagang hawakan. Hindi mo na kayang hawakan yung mga ministry nila. Kaya mo hawakan sila. Yung leader. Okay? So, hawakan mo sila. Pag naalaga mo maigi, hanggang sa mga 12, pag naalaga mo maigi yun, maaalagaan nilang maigi yung mga tao nila na maging leaders din. At sa ganun dadami. Thank you. Okay? So,
A good cell leader knows how to take advantage of the institute, so he and his disciples have lead lifted. Lagyan yung there. Sana you take note yung mga typos. Sobrang daming typos ito para later on, ha. Yung mga may notes, pakipasa nyo na lang kay Ferlin. May feedback niya yan sa gumagawa ng materials. Okay? Okay. So, ibig sabihin, magaling kang cell leader pag kaya mong pakinabangan yung lead. At hindi madali. Pansin nyo, hindi madali. Napansin nyo ba nahihirapan yung mga cell leaders nyo na ano yung kayo? Na i-follow up kayo? Hindi naman. Okay lang. Ang sikreto ay isali sa cell meeting. Sali sa cell meeting. Di ba may 5 W's? O maglagay ka ng panahon bago yung warm-up. 10 minutes, 15 minutes. O para dun mo ma... Yun ang time mo para tulungan yung leader mo. Or after yung cell meeting. Okay? So, ano sabi dito? The institute has 2 schools. Pinag-usapan ninyo ni Karen last week yung driving school. Diba? Driving school is hands-on, diba? I do you watch, diba? I do you help. So, may ginagawa ako, hindi nadala ko kayo. Kung hindi nyo gagawin yun sa tao, alam mo, meron akong nakausap ha, nag-share na yung disciple niya, sabi niya, tinuruan mo ba? Inisip niya, turo? Wala, sinama ko, sama. Oh, yung driving school niya. Sinama niya sa, sino nagturo sa kanya mag one verse? Kuya, hindi ko alam na tinuruan ko siya. Ang alam ko, sinama ko siya. Minsan, mas maganda pa yung kesa sa turo. Di ba? Kasi sinama mo na sinama, tumitingin siya. Pati mali mo, nakikita niya, gagayain niya. So, ingatan mo naman, di ba? Kung gano'ng kagaling. Kaya pag makakita ka ng ano, magturo dito, di ba? No? At minsan, kaya nga, para gusto nyo matiyak na ano, ika nga ni Mildred, ipakita mo kasi para magets ko. No, hindi lang ipaliwanag, ipakita mo. Okay? Kung para later on kunyari yung evangelism, kukuha ka ng ibang mga hindi. Katunayan, dapat dumating sa point na hindi lang ikaw yung nag-evangelize, meron ka ng taga-evangelize. At then dumating sa point lahat nag-evangelize. Okay? So kaya kung may harvest event kayo, tong disciple ko na to na ito na, anak, ikaw na ang magano. Ikaw na mag-word tayo. Mag-share ng gas. Okay, may practice ko siya eh. Kung meron kayong mga bagay na sasanayin sa mga tao yung kasi yung pag-share ng gospel, pag-follow up, tingnan nyo yung follow up. So, driving school, importante. Okay? At pinaliwalag naman sa inyo yung detail niyan. Pero meron din tayong tinatawag na homeschool. No? At ang homeschool ay yun yung lahat ng ginagawa mo para tulungan yung pumasok sa lead, LID, na magtagumpay siya ron. Hindi pa natin fully na te-take advantage lahat ng pwedeng ma-take advantage sa LID. Nandiyan lang siya, ano lang siya, nakalagay lang siya dyan. We're providing it. Pero feeling ko hindi fully na po-provide. Actually, kung fully na po-provide, you would have, parang ganito yan eh, yung walang cell, papasok sa LID 2, by lesson 5, meron siyang cell. Nag-hone na lang ng skills pa, akyat mo sa ano. Yung, ganun din yung sa LID 1. By lesson 5, meron na rin siyang na-win. Kung ginagawa niya talaga. At hindi niya gagawin yon kung walang tumutulong sa kanya sa home. Tandaan nyo ha, and I've seen this study, no, si Dr. Alip, sa naging teacher ko, nag-CP ako sa UP. Sabi nung, ang study niya, ano ang nagkukos sa high-performing students? Meron siyang 7 mga bagay. Pero the highest correlation ay home involvement. Sabihin, meron siyang ano, kapatid, kuya, ate, magulang, no, na involved sa studies niya. That affects ano, kahit pa support. Tandaan niyo ha, si Ben Carson, no, in-inspire ng nanay niya na maging tapat sa pag-aaral. Later on niya nalaman, no read, no write pala nanay niya. Inobliga sila magbasa eh. Check-checking ko yan ha, check-checking daw eh. So,
chinek niya naman. So lahat sila gawa ng report sa nabasa nila. Yung nanay niya, bibilog-bilugan, ganyan. Yun naman, nababasa. Labo na kasi mata ko. Tama ba spelling nito? Labo na kasi mata ko eh, no? Hindi niya maano eh. Pero, ginawa niya lang yung nanay ko, hindi ako tinigilan. Hanggat di ko nagagawa. Kahit hindi niya kaya, gawin mo yan, gawin mo yan. Ang cell leader, gano'n naman, hindi mo naman kailangan gawin lahat para sa kanya. Tutulungan mo lang siya, maging kung ano yung dapat siya maging. Of course, kung hindi niya talaga kaya, kailangan mo ipakita driving school. Pero, kinakailangan mo rin engganyo yung homeschool. Okay? So, the homeschool is the partnership of the cell leader and the LID to form a leader. There are five things for a cell leader to consider in partnering, no? So, ito na yung five things. Una, readiness. Ang unang atupagin mo ay yung kanyang pagiging handa. Bago pumunta sa LID, habang nag-LID, yung bang motivation niya, no? The cell leader is responsible to prepare his disciple for the institute. This requires completing the establishment process sa disciple, no? So, bago pumasok sa LID, naka-what's next na, tsaka PEP. Alam niyo naman, 'di ba? Yung kung makikinabang sa PEP yung isang tao, ay depende rin sa pagpapaapoy sa kanya, eh, 'di ba? Yung luto tsaka hindi luto, 'di ba? Alam niyo pag hindi luto, alam niyo hindi luto, lumalabas na hindi luto eh. So, sinong tagaluto noon? Hindi na gagawin yun na iba. Hindi yung gagawin ng encounter para sa kanila. Gagawin mo yun sa disciple mo bago mag-encounter. Titiyakin mo, at least born again. Hirap pag hindi born again, munta sa encounter, di ba? Ano yun, di ba? So, di ba? Linalampasan ng turo, linalampasan ng gawa ng banal na spirito, linalampasan kasi wala ba eh, wala ba. There are certain things are spiritually comprehended. Maiintindihan mo habang gumagawa yung Holy Spirit. So, responsibilidad mo na lutuin. Hindi lang para magustuhan niya, kundi para naiintindihan niya kung para saan yung ginagawa niya. Ganon din sa LID. Tinatrabaho mo siya mag-PEP, tinatrabaho mo siya sa what's next, yung buhay Kristiyano, bago mo siya madala sa... By the time na pumunta sa LID, nagdi-devotion na. Alam mo yun, di ba? By the time na mag-encounter nga, nagdi-devotion na. So, ano pa ang kailangan, no? Ayun, and helping to make the disciple fully committed. Ang disciple na hindi fully committed, papasok sa LID pero hindi lalabas. Diba? Ibig sabihin, hindi niya tatapusin. Sabihin, hirap kasi, naraming ano eh. Ulit na lang ako next. Alam niyo ba, ito ha, itong paboritong concept ni Satanas, ibulong sa disciple. Next time na lang ulit. Kaya ang dami ko nakita pang 10 LID 1, hindi lang. Hindi naman, no? Kasi, wala eh. Sasabihin niya, hindi ko kaya. Sa totoo lang, after nung first batch ng LID 3, tinigil muna yung LID 3 kasi parang, hirap yun. Pero, ngayon na ang panahon na we're pursuing full speed. Alam niyo kung bakit? Kasi mananatili yon dahil meron na nagbamantay. Nung SOL pa, School of Leaders pa lang, ang taas ng attrition rate. Diba? Papasok sila, siguro papasok. Kaya pag nagkwento yung mga tao, si Bishop Manny, paborito niya yung tanong eh. Grabe encounter namin! 200! Wow! 200 encounter, no? O kamusta SOL1? Grabe encounter namin! 200! Sabi naman, anong problema, no? So pagdating sa ano, ilan ang groom, ito ha, kung ilan ang graduate sa LID, napapagraduate sa LID, at least ganun karami ang cell leaders. Hindi, actually, ganun karami ang cell leaders. Ang makakatalo na lang nun, kung meron naging cell leader bago pa lang pumasok, marami nun, di ba? Pero, hindi siya pwedeng maging mas mababa dun. Kung meron kang 50 na napag-graduate sa LID 2, meron kang 50 leaders, at least, baka more. Di ba? Kaya lang, ang problema, dahil pumasok, di ba? Tapos, walang lumabas. Pag, ilan ang LID 3 nyo lalabas? 3. So, medyo, anong nangyari? Pero 200 encounter namin, di ba? So, again, kung ang goal natin, magparami ng audience, baka naman dadami ang audience kahit encounter lang. Pero kung ang goal nyo, to make disciples, hindi pa pwedeng hindi umabot yun sa huli. Okay? Sa leaders, fully understand that. No? Ang role natin is to prepare them so that they're ready. They're ready, yan, no? An LID student whose character, ready yung character nila. Alam nyo yun? Si Faithy, meron siyang disciple. Mag-LID na, ay SOL pa yun, SOD na sila ngayon. SOL, sabi niya, mag-SOL na, disciple niya. Nakita niya, sumipot dili sa cell. Di ba? Mag-SOL 1 na, sabi niya, dito ka lang muna sa amin. Sabi niya, hindi kasi mag-SOL 1 na sila. Hayaan mo sila, ikaw sa akin ka.
iba, maano ako, sige, ako bahala sa'yo, sabi ni Faithy. So, hindi niya pinangat. Iniwan niya sa kanya. O, eh, bisa na, ba't sila ako na nasa'yo? Ako bahala sa'yo. O, pag ready ka na. O, eh, nagdaging tapat. O, tsaka niya kayo sinaba. Boom, naunahan pa rin sila. Kaya importante, handa eh. Pag nakita mo, naglalaro-laro lang, kaya mo, naglalaro-laro lang, hindi, lipat. Kaya, ano to ha, di ba, sino sa inyo ang merong anak ng LID1? Wala pa? Magkakaroon na rin kayo. Pag nagka-disciple na kayo, na umabot sa LID, tapos i-evaluate nyo, huwag mong pasan ang pasan. Nakakahiya kasi baka malungkot siya. Huwag. Pag hindi ready, tingnan nyo kung ready. Okay? Paano siya magiging ready sa LID1? Pag yung kanyang commitment, ano na, sa Panginoon, gusto nyo na talaga mag-win, gusto nyo mag-grow. Okay? I-ready nyo. Nalabas sa kanya yung pastor, diba? Ano? Nalabas sa kanya mismo. Oo, oo, tinitingnan-tingnan mo sa buhay niya eh. Tingnan mo sa buhay niya. Kasi ikaw nagsisel sa kanya eh. Ikaw ang pinaka nakakaalam. Magagaling sa kanya mismo yun. Na? Hindi, kahit sabihin niyang, oh, LID1 na ako. Titingnan mo rin kung bakit. Ba't niya ginagawa yun? Ba't niya LID1? Eh kasi LID1 na sila lahat eh. Ayaw ko maiwan. Yun, definitely. Pag sinabi niya yun, hindi yun ang reason. Di ba? Gusto niya eh. Handa ka na ba mag-disciple? Gusto mo ba mag-disciple? Anak ha? Ano yan ha? Gagawin mo lahat ng assignment. Huwag ka tumulad sa iba. Di ba? Yan ang nasasabi mo sa anak mo. Kung magulang ka, huwag ka tutulad sa iba. Ikaw gagawa ko ng assignment mo. Babantayan ko yan. Palo. Hindi lang ka lang. Hindi, hindi. Seriously. Ano talaga? Ah, kung hindi mo sineryoso yan, maandar ka lang yan. May inoculate ka. Ibig sabihin yung, di ba pag yung kulang yung antibiotic, kasi nilagay mo, hindi mo na pwede makuha ulit, hindi ka natatablan ulit. Dahil dapat, pag dumaan yan, talagang ready ka. Okay? Ready? Character, understanding, skill. Ha? May mga skills na pwede kang maituro sa kanya na, ano mo, bigyan kita ng tip ha, para hindi ka maiwan sa ano. Di ba? Marunong ka ba one verse? Turuan kita para pagpasok lamang na lamang. Kasi sila magpapaturo sa iyo. Turuan kita gawa ang testimony. O kaya sa LID2, di ba? Tulungan na kita mag-lead ng ano, simulate tayo. Okay? So, may mga bagay na hindi magagawa dito eh. Okay? Ano pa? Yung attitude niya, no? Attitude niya, prepare mo. Ang leader na gumawa nun, ang student na ginawa nun, will come out of the program a fruitful leader. Unprepared, an LID student just finishes the course but does not become an effective leader at all. Just finishes the course. Okay? Number two. Siyempre, importante readiness. Number two, importante instruction. Ibig sabihin, ganito yan eh. Hindi naman ano, kasi you're given just a minimal time para sa instruction. So, mapaliwanag yon. Pero ang importante, mapaliwanag mo sa kanya. Ang lamang ng cell leader sa klase na ganito, yung cell leader matatanong eh. Naiintindihan mo? Sige nga, sabihin mo sa akin kung anong gusto. Tinatanong mo, anong naiintindihan mo dun sa ano? Pinapaliwanag. Eh, ganun pala mag-ano? Kung ano naman. So, nakikita mo naiintindihan niya. Actually, hindi ka nag-i-evaluate dun sa huli lang. Sana nag-i-evaluate ka regularly. O every lesson, no? Kasi every cell meeting nyo, tanongin mo yung lesson. Ano, kamusta yung lesson? Anong pinag-aralan nyo sa? Di ko alam, tungkol sa Diyos. Siyempre, tungkol sa Diyos, di ba? Wala at hindi kinuha assignment. Ba't palagi niyong tinuturo si Adrian? ano ah? Parang nag-iingayan na abangan niya si kamatayan. Okay? Sige. Pero, number two, instruction. No? The cell leader must also provide via the institution the instruction necessary for the disciple to succeed. Ang isang pwede mong gawin, yung yun nga, YouTube video. Sige, tinuturo mo ulit yung video. Yeah. Para pag tinignan mo, ay, medyo hindi mo panoorin mo. Para, kasi sa video, pwede mong play, di ba? Post, play. So, para, ano daw yun? Di ba? Para matingnan yung mga pinapaliwanag doon. Di ba? Tulad na. Okay, kung nasa video ka ngayon, nag-aaral ka, ang date pa lang namin 2016. 2020 na dyan sa inyo, no? 2016 pa lang ganito ginawa. Okay? There are two ways to avail of the instruction, no? Via the classroom or the video. Okay? The cell leader can do both. The cell leader must see to it that the disciple is exposed to the teachings and has understood them. Dalawa, narinig niya talaga,
Tapos, naintindihan niya talaga. Okay? The cell leader can pre-teach the lesson before the class. Ito ang, ayaw ni Andrew ng salitang daya. Ito ang advance. No? No? Sabihin mo, lesson nyo, ano, 8 tungkol yan sa ano. Ganito yan. Diba? Ay, kwento-kwento lang. Ah, ganun ba? Oh. Pagpasok niya ngayon, handa siya. Okay? Number 3, learning activities. Ito, napaka-importante. Pag ito pinabayaan nyo, hindi kayo nakaka-practice. The effectiveness of the LID is largely affected by this one factor. The student's successful completion of the learning activities. Okay? Sino sa inyo nagbabasa ng ano, ng Way of the Shepherd? Basa niyo ba? Okay, di ba? Ganda, di ba? Yun pa lang eh, sarap ng pag-usapan eh, di ba? Pag-usapan mo sa context ng cell. Ito maganda eh. The best way para sa akin sa LID, kung meron siyang konting papunta na siya sa cell bago siya pumasok sa LID. Kasi pag binasa niya lahat ng cell, everything will make sense eh. Nung pumasok ako sa seminary, wala akong ka-involvement. Involved ako sa church ministry pero hindi ako pastor. Pumunta ako sa seminary, nakaupo akong ganyan, pinag-uusapan namin yung mga bagay pang pastor. No? Kikinig lang ako, tapos aalis lang ako. From time to time, yung klase namin, may mga sumasali ng mga pastor, 5 years na pastor, 10 years na pastor. Pag pumasok sila, boom! Ibang klase yung usapan. Yung mga tanong nila, yung, ayaw nga no. Bakit? Kasi, nandun sila sa sitwasyon na yun eh. Kung yung mga estudyante, yung mga anak ninyo, na pre-teachan nyo na, tapos, pag dinala nyo sa LID na, na paunang ano mo o tapos napapa-experience na isang bagay pwede nyo gawin yun nga yung driving school pasali-sali nyo eh kinakwento-kwento nyo eh nahirapan ako kay ano no? Ang daldal niya hindi lang nahirapan ako kontrolin yun paano kaya yung ano si ano parang hindi masyado naging sinasali mo siya kasi potential leader na siya eh later on pag pinag-usapan dito alam mo na meron ka na sagot ay kami meron kaming ganyan eh di ba? Kasi na it makes sense na i-co-connect niya sa totoong buhay otherwise we're talking of abstract things eh, mga bagay na hindi pa nadadaanan eh. Okay? Actually, nangyari sa akin, pagtapos ko, paglabas ko ng seminary, nag-umpisa ako mag-plant ng church, boom! Doon labas lahat ng tanong ko. Sana, ito tinatanong ko eh, di ba? Kaya lang, wala na, tapos na, di ba? Tapos na yung klase, no? So, naganap ako ng mentor, matutulong sa akin. Pero yun eh. Kaya, important, ikaw, nag-uumpisa na kayo mag-mentor. Okay? Of course, pag nag-uumpisa pa, yung sinasabi kong ito, itong driving school, tsaka, yung driving school kasi pwedeng umandar na bago pa mag-LID eh. Katunayan, ang pinaka, ito ha, ano ang pinaka mabilis na time na share ng tao mag-share ng gospel? Pagkakatanggap pala sa Panginoon. Sasama po sa pangalawa na inaya niya. Okay? Di ba pa tinuturuan mag-devotion ha? Nakita niya nag-share ng gospel. Naibabaon sa kanya. Ganun din yung of course yung devotion part ng what's next mo din na driving school mo talaga siya sa devotion. So may mga bagay pwedeng umpisa. Yung homeschool medyo mahirap na ano kasi medyo advanced level yung mga pinag-uusapan. Mahirap na may coordinate kung hindi pa siya nag-LID pero pwedeng gawin. Katunayan, di ba? Halos whole year last year wala tayong SOL eh. Pero may mga nare-raise na leaders eh. Bakit? Homeschool. Tinuruan lang siya mag-share, tinuruan siya mag-ano. Okay? So pag yun, na naturuan lang siya ng ganun, just a normal course ng pag-alaga sa kanya sa cell, no? Pagpasok niya sa LID, ang dali, tapos ma-absorb niya lahat. Talagang iba yung level ng absorption niya dun sa mga pinag-aaralan. Okay? So instruction napaka-importante. Ay, learning activities napaka-importante. Cell leaders can therefore build fruitful leaders by seeing to it the disciples they send to the institute actually do those activities. The accountability and support provided help students accomplish this assigned task which help form a leader. Ito gusto kong malaman. It's not what's expected. It's what's inspected that counts. Ibig sabihin, kahit sinabi sa inyo, sagutin nyo yan ha, sagutin nyo yan. Hindi nyo sasagutin yon maliban sa sinagot mo ba? Tingnan ko nga be. Labas mo nga, di ba? Sige nga. Oh, di ba? Pag alam niyang ginaganon siya, inaayos niya. Eh yun ang kaya sinasabi ko. Actually, hindi ko responsibility yung pagtingin ng ano yun. Pero, sinacheck ko rin kasi para malalagay ako at the spot.
Ela kung yung disciple mo may relationship, ang concern ko naman yung relationship natin, di ba? Pero yung disciple mo may relationship eh. Hindi ka nagawa. So seriously, sasabihin mo lang sa ano, oh ano, kamusta, hindi ko kasi nagawa eh. Oh, sige, teka, hindi, ganito lang ha, huwag ganun ha. Kasi na, palagi ko dumidikit sa mga rock builders, parang ganun sila. Hindi lang. Hindi, anyway, parang ganito, sasabihin mo kanya sa kanya, di ba? Sa nagawa mo ba? Hindi mo na gawin mo yun. Check ko next time, ang gawin mo. Check ko yan, check ko. Okay? So, pag alam niyang check, umaayos siya. Of course, kung pasaway talaga. Ngayon, kung hinanda mo siya, sabi ko sa'yo, yun ang, ito ang struggle dyan. Eh. Pero paglaban mo yan, kung gusto mo magtagumpay. Okay? So, they need accountability and support. Binabalansin mo yung accountability, they will feel discomfort kung di sila tapat. Pero yung support naman, they will feel comfort dahil kailangan nila yon. So, gagawin mo silang uncomfortable and comfortable at the same time. Malinaw nun, di ba? Sabihin, mapifeel nila na mahal sila. Okay? Kaya gaganaan sila. At mapifeel din nila, mapapalo sila. Kaya gagawin. So, pag pinagsama mo yun, okay? So, these are the, this will help them accomplish the task. And then, number four, driving school, no? So, kailangan mo pa rin, even during the LID, tulungan sila doon. And then, number five, parental guidance. As a leader, you can further enhance the learning experience by providing additional related tasks. Yung mga ibang bagay lang. Pag napansin mo, kunyari, narinig mo, ay, pinag-uusapan na facilitating, di ba? Gusto mo tulungan mo. Yung ganyan, nag-iisip ka rin ng, bigyan ko kaya ito ng environment para ma-apply niya yun. Okay, nakita mo, promoting. Promoting. Sabi niya, ano tayo ha? Maggawa tayo ng pag-promote naman sa cell natin. So, ibig sabihin, sinasabayan mo yung mga lesson para makatulong sa kanya. At minsan, mas malaking bagay yun eh. Ikaw may desisyon nun kasi hawak mo yung cell mo eh. Ikaw magsasabi ko anong mangyayari. So, pwede mong, you can provide that. Okay? Ang advantage mo, focus ka lang dun sa content. Kaya hindi natin nagre-recommend tayo na marami cell mo. Hindi, pantin mo, ito pa lang eh, paano mo gagawin eh, di ba? Lalo na kung merong LID1, may LID2. Di ba? Hirap ka. Pag mag-control, LID3. Pero, pag ano, pag, ang tawag nito, pag konti lang, mapufocusan mo. Mas importante kasi sa atin yung pulido kaysa marami. Dahil yung marami, nanggagalit sa pulido. Pag dinamihan mo ka agad, wala na. Okay? In far too many training opportunities, students focus on competitive performance rather than learning growth. Isa sa mga bagay na nung umpisa natin dito, nung umpisa ng SOL, di ba, Ferdinand, naabutan mo ba yung may first honor pa, may, oh, yung mga ganun-ganun, hindi ka talaga. Oo, tapos nakalagay pa din yung grade, oh. Di ba? Kunyari, nakalagay. Kunyari, Ferlin, 99. Last. David, 64. Di ba? Parang nakaka-demotivate eh. Nakaka-demotivate. Samantalang, ang concern lang naman, matutunan niyang gawin yun. Okay? So, ayaw na natin nun. Pero gusto natin na ang focus niya matuto. Dati hindi ko nagagawa ito, ito ngayon nagagawa ko na. Yun din sana maranasan niya sa evaluation eh. Tinanong siya, aba, alam ko sagot doon. Akalain mo yun, di ba? Akalain mo yun, i-explain. Pwede na pala ako magturo, i-explain ko nung paano, di ba? Okay? As a leader, guide your disciple to prioritize the life change and development so that they become effective and fruitful spiritual leaders. Actually, pag ang tao naubos, hindi na ginanahan, kahit anong kaya niyang gawin sa ngayon, hindi niya na kaya gawin bukas. Sobrang hirap na para sa ngayon. Kasi, anong tumalo sa kanya? Buhay. Oras. Nawala na siyang oras para sa meeting. Kaya niya ha, kung sa skill. Pero wala siyang oras, wala siyang motivation para dun eh. Wala siyang commitment para dun. Hindi siya handa mag-sacrifice. Hindi niya natutunan. Natutunan niya, pero hindi niya natutunan yung pinakamahalagang mga bagay. Kaya niya mag-share, hindi siya nag-share. Alam niyo ba, pag matagal kayo hindi na-share, napupurol? Actually, yung kapal na mukha mo, bumabalik sa dati, lumihinipis ulit. Kaya from time to time, pampakapalan na mukha, punta ka ng Camellia Park eh, di ba? O palengke, o kung saan man eh. Magtututul ka doon, alay! Punta ka sa isa bus. Pero ang punto,
Pag hindi mo ginagawa, pumupurol. Ngayon, kung tinulungan mo yung tao, di ba ganun din sa eskwela? Turuan mo yung sagot, masagot, masagot niya lahat, masagot niya lahat, pero hindi niya hilig mag-aral. Later on, di ba, kahit alam niya lahat yun, kunyari, di ba, alam niya yun hanggang high school, tapos nawalan ng gana mag-aral. Di na, yan, bulusok ng baba. Pero pag ganado, di ba, yung anak ganado, ay tutuloy pa rin. Gagawin niya pa rin ang gagawin. So, ang goal nyo, gusto niya matuto, gusto niya mag-grow. Kasali doon yung chine-check mo sa support, tapos sineselebrate mo yung mga victories nila. Pakain ka naman, di ba? Nila. Nag-graduate ako, sa leader, graduate ako. Pakain ka naman. Hindi, ang punto ko, sineselebrate nyo, si ano, grad, ano, LID, ano na, natapos na LID mo nga. Di ba? Tapos sinasabi mo, si ano, marulong na to mag-alaga. Sa cell mo, marulong mag-alaga. Lahat kayo, sana maging katulad nito. Siyempre, pressure na pressure siya ngayon. Seriously, tutulungan natin sila to be all they can be. Kasi, ano, hindi siya nangyayari natural. The fact na born again siya, ang Holy Spirit na nanaan sa kanya, mag-grow talaga siya. Pero yung speed ng growth niya, depende sa cooperation niya sa Holy Spirit. At ang cooperation niya sa Holy Spirit, depende sa pag-cultivate. Cultivate and cultivate. Okay? So, ngayon, ang sinasabi ko to, para alam niyo yung direction ng tao eh. Kasi minsan, inaalagaan nyo para umattend, di ba? Yung sa cell nyo, inaalagaan nyo. Eh, umaattend na regularly. What's next? Di ba? May yung committed siya. No? Pag committed na siya, eh, committed na yan eh. Usually, ang mode natin, alagaan na lang yung kailangan ng alaga. Hindi na natin alam paano alagaan yung committed na. Eh, galagaan mo para maging leader. May mas mataas na level pang alagaan. The more na tinuturuan ko yung mag-alaga na mas committed na tao, pansin mo, the more inaangat mo siya, paangat ka ng paangat. Iba ang wisdom and skill and heart and character and faith na kailangan para mag-alaga ng new believer. Iba para mag-alaga ng sales. Iba mag-alaga ng potential leader. Iba mag-alaga ng actual leader. Palagi yung magugulat ka na nag-grow ka dahil lang sa mga consumption na binibigay sa'yo. No? Sa mga sa mga tao na nagbibigay sa'yo ng challenges. Okay? Huwag nyo lang kukonsumihin yung leader nyo pataas, di ba? Kaya na lang konsumihin kayo ng mga anak nyo po. Okay? So, any question? Ganito lang naman yung nag-orientation tayo bago pumasok, but from here on, wala nang orientation. Kasi, lahat ng LID, lahat ng papasok sa LID, may magulang na sila. Di ba? At yung magulang nila, lahat ng cell leaders, dumaan na sa LID 2. So, alam na nila yung gagawin nila. Matik na. Alam nyo na ba gagawin nyo pag meron kayo anak na pasok sa LID? Bago pa lang, ha? Ihanda siya. Turuan siya. Instruction. Tiyakin na nagagawa niya yung learning activities. Mag-driving school ka para sa kanya. Bigyan mo siya ng mga situations na ma-apply niya yung lesson. Okay. Sino sa inyo meron ng ano? Meron ng disciple na nakapag-encounter. Wala pa. Ayan, meron dalawa. Okay? So, sino sa inyo ang magdadala ng disciple sa encounter itong April? Ayon! Okay? By faith, di ba? Pwede rin. Actually, sa totoo lang, kahit ngayon ka palang mag-win, kung mahahanda mo talaga siya, mare-ready na. Okay? Basta ihanda mo lang. Ihanda mo lang, no? Lutuin mo. At tapos pag hilaw pa, okay lang naman na. Sige, next encounter na naman. Importanteng sa discipleship yung relationship nyo malalim, no? Kasi pag malalim ang relationship nyo, ay ano, pagdating ng pag may sinasabi ka sa iyo hindi pleasant, matatanggap niya pa rin kasi alam niyang mahal mo siya. Kaya isa sa mahirap sabihin, huwag muna eh. Di ba? Huwag muna eh. Pero pag na, kaya nga, pag wala pa namang siyang ginagawang kalokohan at wala pang ano, tantarin nyo ng pagmamahal, ng affection, ng commitment. Have I told you lately that I love you? Di ba? Sasabihin mo yun eh, anak, mahal kita. Anak, mahal kita. Para, pag sinabi mo, huwag muna. Bakit? Tanda mo, mahal kita. I love you. Bakit? Di ba?
Hindi niya matitake yun. Can you trust me sa bagay na to? May mga bagay na mahirap paliwanag. Pero, o baka naman pwede mong paliwanag. Pero napaka-importante talaga yung hayag mo palaging mahal mo. Palaging mahal. Okay? Yun ang puhunan ng ano. Yun ang puhunan ng ano. Bakit? Ba't si Jerry? Okay? Okay? So yun ang anahin natin, ha? Puhunanan natin ng maraming pagmamahal. Kasi marami pa tayong, isipin mo na lang, hindi ko pa na-anticipate, pero in the future, I may expect of him big things, hard things. And pag puno ng pagmamahal, willing siyang gawin. Dahil mahal siya. At tapos pag may mga sakripisyo na kaya mo namang gawin, minsan may sobrang over na sakripisyo eh. Pero kaya mo namang gawin. Hindi ka lugi doon pag ginawa mo. Points yun eh, points. Nakapuhunan ka, nakapondo ka ng malalim sa bak. Grabe. Meron akong disciple, si Kuya Toti doon sa Quezon City. Isa lang ba namin beses, late na, bumabagyo talaga eh. Tapos galing ako sa Laguna, sabi ko, hindi, pupunta ako dyan. Sabi niya, mo ang gagabi, gagabi na kahit gagabi, pupunta ako dyan. Tapos dumating ako, mga past alas 10, gulit sila, alas 10. Tapos baha pa, din ako, kahit pumunta to. Pero simula na, pag sila, Doti, pupunta ako, pupunta talaga ito, Doti, kahit saan. No? Kasi, committed eh. No? No? At ganoon din ako sa discipler ko. Yung discipler ko, grabe yung pinuhunan niya sa akin, pagkain. Sabi ng mami ko, saan ako mukuha si Panyong ng pagpakain sa inyo? Kasi barako kami, lima kami, pakain ng pakain ng ano. Sabi niya, hilig niya eh. Hilig din naman namin. So pala, pakain ng pakain. Pero sa sobrang laki ng pinuhunan niya sa amin, pag sinabi ni Kuya Panyong na maglupasay ako sa kalsada, gagawin ko yun para sa kanya. O dahil, punta tayo sa ano, punta ako. Kasi, syempre, di ba, napahunan mo ng pagmamahal. So, sa homeschool, ang isang treasure ng home, love, acceptance. Sa home, pwede kang magsuot ng butas-butas na t-shirt, di ba? Hindi mo gagawin yung sa iba. Mahala na, na-ambush ka. Pero sa bahay, okay lang yun kasi mahal ka naman dun eh, di ba? So, gawin mong home yung cell mo dahil maraming training ang magagawa. Okay? Any question? So, kung manan, I'll let you go early. Trusting na gagawin niyo yung assignment niyo. Okay? So, ano ang mga... Oh, sorry. Sorry ah. Yung assignment dito is the same as the other one, no? Yung memory verse is 2 Timothy. Okay? Okay? Ito, gawin natin to. Why not, kung meron na kayo, why not do yung case study 10? Yung sa, meron ba kayo nun? Ay, nabigay mo na? Ay, hindi pa. Ah, okay, sige. Ito, kasi the ourselves, ito gawin nyo para sa case study, ano, sulat nyo na lang over it, okay? Case study 9. Okay, number, yung number 2, syempre yung, nagbibigay ba kayo ng form nyo, ng report form nyo? Weekly? Sino nagbibigay ng weekly report form? Oh, praise the Lord. Sinong hindi? Okay? Ngayon, mula ngayon, sa akin ka na nagbibigay. No? So, sino yung isang network na siya? Siya ang 12 member ng, ano, ng primary leaders. So, tawag nyo na ngayon sa kanya, sir. Surahin ni ako sa inyo. Hindi, okay lang yan. Kaya ni Neo yan. Okay, hindi. Ang ano natin, ang gagawin na lang natin, yung number 2, promote sell in target in target area. Okay? So, ang ibig sabihin nito ay, ano, imbis na yan, no? Hindi na yan, kasi yun yung last time. Although, kung hindi nyo pa nagagawa, di gawin nyo na rin. Sino ba hindi nakakagawa niyan? Tingin, honestly, sino hindi nakakagawa? Hindi pa nakakagawa. So kung dadagdagan ko, may pinahihirapan ko lang kayo. Kung ito gawin niyo na lang talaga, alam niyo yung ibig sabihin talaga? Ibig sabihin, baka hindi kasi naiintindihan eh. Gumawa kayo ng paraan para maka-invite ng mga tao sa cell ninyo. Yun lang naman yun. Okay?
parang harvest event ng cell niyo sa cell meeting niyo. Magandang gawin niyan, isang magandang pagkakataong gawin niyan Holy Week, pero dahil mauna yung ano sa Holy Week, 'di ba? Pwedeng kang magpa pre Holy Week cookies and cream eating session. O ano man, yung mga kainggan niyo sa mga taong gusto niyo maabot. Tapos sabihin mo sa mga tao, oh, yan, magyaya kayo ng ano. Or, kung ano man ng ano, no? Doon sa connection, sa mga connections level, di ba? Nakita ko sila, ano, nag-ano sila, Jobs 101. Kasi si, asawa ni Pastor Julie, si Dana, sa ano yun, HR yun eh. So, ano yun, parang ano sila, yung employment temps, yung recruitment, ano eh. So, ano sila, magaling sila mag-prepare, mag-process ng mga tao. So, yung galing niyo, dinagay niyo sa church para maka-invite ng mga tao sa young professional nila. Yun din ang pinakamaliit na service nila sa ano eh. So, ganoon, kayo din makakaisip kayo ng kung anong meron ka, 'di ba? Anong meron kang ano, paano manligaw sa tamang panahon. Kung ano man ang okay? So, wag na lang on second thought, gawin niyo na lang yung previously. Okay? Ang correction ko na lang for later. Pero sa ngayon, gawin niyo yung previously dahil wala pa nang gawa. Pero nagagawa niyo iba, ito lang hindi niyo nagawa. Kasi siguro hindi natin na tungkol sa promote sales in target area. Doon po yung sa cell namin mag-invite kami. Sure. Kung saan niyo gusto kumuha ng mga tao na atin sa cell niyo. Kasi from there makakukuha niyo. Nang? Well, nag-invite niyo. Pwede rin kayo makakuha din ng i-disciple namin. Definitely. Kaya niyo ginagawa yung promotion para kumuha ng i-disciple niyo. Actually, yun, no? It's pre-evangelistic. So, pag umaten siya, share niya. Kukuha lang kayo ng bisita. Isa yung habit ng cell, nagyayaya palagi. Ako, suggestion ko sa lahat ng lesson na to, review nyo yung lesson 7, yung forming your flock. Review nyo yung lesson 7. Ano talaga yun? Yun talaga, ito yung heart ng course na ito. Pag na-master nyo yung 8 habits na yun, lalago talaga sila nyo. Yung mga ngarap ka, papanalangin mo sila araw-araw, mag-iimbita ka linggo-linggo. Yung mga gano'n, mag-prepare ka bago mag-ano, mag-umpisa, mag-set, prepare ka ng bonding activities regularly, dinadalaw mo yung mga membro mo. Yung mga gano'n, committed ka na ikaw mismo mag-grow. Pag yun, ginawa mo yung mga habits na yun, part ng buhay mo. Madadali lang naman yun, yung kailangan ng matinding skill, basta gawin mo lang ng gawin. Parang matik na sa iyo 'yon. 'Yon, 'yun ang sikreto. Yung mga ganoon, actually ang pagpapalaki ng pagpapalago ng ministry, ano 'yun, hindi yung pagalingan, patapatan lang. Yung pinaka masipag, 'yun ang pinaka madali. Okay? See? Yes. Self-promotion yung hindi nakagawa, 'yun yung sure, oo. Na. Sino nakagawa ng self-promotion? Ay, meron pala, sorry ah. Kala ko kasi wala. Si Ate pala nakagawa. See? Ah, si Neo, wow. Oh, yeah. Sige, yung mga naka... Ano? Oh, gusto nyong kunin itong yung case study sa 10. Pwede nyong gawin in advance. Ano yun? Problem solving. Ganito. Algebra? Hindi. Sisiyo kayo na yun. Hindi. Actually, ganito. Yung... Ano ang nakikita nyong isang problema sa cell nyo? Tapos, ano ang solusyon? Magagamit nyo rin naman yun eh, di ba? So, tingnan. So, anong solusyon ko? Tapos, gagawin ko yung solusyon na yun. Yes. Yung sa kabila, yung pa rin promotion ng cell. Ha? Para lang, di ba, di sayang. Sige, magawa nyo yun. Isa sa importanteng skill na matutunan nyo ay yung cell ng ano yung ano tawag nito, sakto pa rin ba, gwapo pa rin ako. Yung best side ko isang ano nyo yung cell na ano tawag yung mga problema sa cell na sa solve nyo yun, hindi ano eh, hindi nakukuha yun by practice eh. Pwedeng problematic people counseling yun, pwedeng problematic situation, so na-counsel mo yung cell mo, pwedeng isang adjustment lang na kailangan mong gawin, ilinagay mo. Pero pag tinignan mo, ano kaya yung isa sa pinakamalaking problema maaaring pumigil sa cell namin mag-grow? Pag nakita mo yun, actionan mo yun. Basically, ganun naman ginagawa mo eh, di ba? Kusang mag-grow yun eh.
basta kinukultivate mo lang, nilalagay mo ng tamang ano, sinosolve mo kung ano man yung nakadilang sa growth. Okay? So basically yun. Siguro, dapat pala ginagawa ko palagi in-explain yung mga assignments. Kasi pag malabo, walang gana gawin eh. No? Sige, labi na tayo sa panalangin. Kayong mga nasa video, ilabas niyo yung kamay. So tayo lalapit sa Panginoon. Lord, salamat po Panginoon sa inyong pag-iingat sa amin para makilala namin kayo at ang inyong faithful na pag-keep sa amin para lumago kami sa inyo. Pinagkakatiwala ko sa inyo ang mga disciples at leaders na ito, O Lord. At yung mga disciples at leaders under them, O Lord. The multitude is coming po, Panginoon. And that's why we're preparing po, Panginoon. Nagtitiwala kami, darating din talaga yon. Tulungan nyo kami na ngayon palang nag-aanda. Kakitaan kami ng katapatan, O Lord. Nagre-resulta ng pagiging igit na mabunga. Naway makita po, Panginoon, talaga ang kaibahan pag tapat sa inyo po, Panginoon. At Lord, ang gusto lang naman talaga kasi namin mangyari, maluwalhati kayo sa lahat ng dako po, Panginoon. Mabago ang buhay ng mga tao, mabago ang mundo. Lord, naway makita namin sa aming kapanahunan, ganahan talaga kami. Even as ang aming bansa ay darating sa isang major change sa election, naniniwala kami mas malaking change magagawa ng gospel, O Lord. Kahit ng sino nakaupo po, Panginoon. Patunayan niyo yun sa aming kalagitnaan, O Lord. Lord, I pray you would bless these leaders with yung impact ng kanilang ginagawa, makita talaga nila at ma-fulfill sila noon. Salamat po, Panginoon, that you are smiling sa amin tuwing tapat kami sa inyo, O Lord. Dahil ikaw naman may hawak ng bunga po, Panginoon. We trust this all to you in Jesus' name. Amen. Amen. Pakisabay, sabit ng kay Ferdinand yung mga kinicheck sa inyo. Ayun na yung mga verses.